everyone, good afternoon. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Sino-sino nga ba ang umaariba ngayon na kandidata dito sa Binibining Pilipinas 2022? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, I want you to invite to hit like button, comment below, and subscribe my channel. And then, don't forget to click notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong video. Hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At ito nga, pag-uusapan natin ngayon. It's about Binibining Pilipinas 2022. Alam ko lahat kayo ay excited na kung kailan ba magsisimula ang bakbakan ng mga kandidata dito sa Binibining Pilipinas. 40 candidates ang nag-aagawa sa apat na corona. Ang mga coronang to, syempre, Binibining Pilipinas Globe, Binibining Pilipinas Intercontinental, Binibining Pilipinas Grand International, at syempre, Binibining Pilipinas International. So hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa atin kung paano lalaban itong magkokoronahang Binibining Pilipinas International. Kung siya ba ay makakalaban pa or talagang ipipresent lang niya yung ano, kumbaga bibigyan lang siya ng corona as a Binibining Pilipinas International. Ako para sa akin siguro makakalaban pero sa susunod na taon pa, not this year, di ba? Kasi si Hannah Arnold nga yung lalaban. Pera na lang kung magigiveway itong si Hannah Arnold dito sa competition ng Binibining Pilipinas. Ba't tingin mo, lala, gi-give up ba si Binil? Ba't tingin mo guys, uurong kaya itong si Hannah Arnold sa competition? Of course not. So yun, at tagal din tong hinintay ni Hannah Arnold. 3 years siyang naghihintay para makapag-compete dito sa Miss International. So malabo yan talagang umurong. So good luck na lang talaga sa mga mananalo. And then good luck na lang sa kokoronahan na Binibining Pilipinas International for 2022. So yun, so ito nga, syempre kanina talagang kumalat sa social media dahil nang gulat itong si Pia Wurtzbach dahil isa siya sa mga naging isang activity, ano, isa siya sa mga host sa activity dito sa Binibining Pilipinas. Ito nga yung Q&A challenge ng mga kandidata. So, syempre lahat tayo excited mapanood yan dahil alam naman natin itong si Pia Wurtzbach ay isa sa mga talagang masasabi natin magandang example sa mga kandidata dahil 3 taon itong sumali dito sa Binibining Pilipinas. Maraming nagulat kasi bakit nandito daw si Pia Wurtzbach? Bakit hindi? Isa siyang produkto ng Binibining Pilipinas. Kahit wala na ang Binibining Pilipinas Universe dyan sa Binibining Pilipinas, masasabi pa rin na talagang isa si Pia Wurtzbach na matatawag natin Binibini. Sabi nga ganun, once you are Binibini, you're always a Binibini. And she's always Binibining Pilipinas 2015, di ba? So yon. At alam naman natin yon na kung hindi dahil sa Binibini, hindi naman talaga makakalaban ng Miss Universe itong si Pia Wurtzbach. Kaya huwag tayo magtaka kung sumusotong si Pia Wurtzbach dito sa Binibining Pilipinas. Kasi katulad ni Catriona Grayan, sa talagang andyadyaan para 100% na sumuport sa Binibining Pilipinas. Diba? Hindi lang sa Miss Universe Philippines dapat, kahit dyan sa Binibining Pilipinas. Kasi ayan yung talagang masasabi natin, tirahan nila. O, diba? So, yon. So, syempre, alam natin lahat sa 40 candidates ay talaga namang magaganda, walang tulak kabigin. Pero syempre, wala pa tayo napapanood na event sa mga kandidata. Kaya parang ang basihan lang natin lagi yung pictures na nakikita natin sa social media. Pero hindi pa natin alam kung ano ba talaga ang kalibre na meron itong mga kandidata ng Binibining Pilipinas. Puro ganda lang yung nakikita pa natin, di ba? At lahat naman ay naku, walang tulak kabigin yung ganda, nakakaloka. But syempre magkakaalaman dyan, Laban, pang-international beauty queen na pwedeng pumalit nga dito sa mga reigning queen natin. So malalaman natin in the future kung kaya bang mag-back-to-back ng Binibining ngayong taon na to sa mga nakuha ng Miss Globe at Miss Intercontinental. So for sure, alam ko na meron dyan sa mga kandidatang yan na masasabi natin na talagang pang back-to-back win, di ba? So yun, yan yung mga inaabangan natin. But sino ba yung mga napipisil natin ng mga kandidata na
talagang masasabi natin ay kaabang-abang talaga. Ako, ito yung mga inaabangan kong kandidata. So, magbibigay ako sa inyo ng top 10 list ko na kung saan talaga itong mga kandidatang to ay inaabangan ko yung galawan nila. So, para sa number 10 spot ko, pasok na pasok sa listahan ko si candidate number 39, Jasmine Omay. Yes, alam naman natin si Jasmine Omay na malapit yan sa puso natin, pero walang halong bias. Hindi ko siya nakikita dahil maganda lang siya. Nakikita ko talaga na may ibubuga sa competition ng Binibining Pilipinas. And then, I'm so excited to her kasi kung ano yung mga ipapakita niyang galawan dito sa competition ng Binibining Pilipinas. But for now, nakikita ko talaga yung beauty ni Jasmine Omay na isa sa mga kandidata na nakikita kong pwede makapag-uwi ng corona ngayon taon na to. Kung tatanungin mo ko ano bang bagay na corona para kay Jasmine Omay, pwede siya sa Binibining Pilipinas Globe at pwede din siya sa Intercontinental. So, yun yung nakikita kong pang-corona kay Jasmine Omay. And then, para naman sa number 9 spot, pasok sa listahan ko si Christine Opiesa. Nako, masasabi ko na itong kandidata mula sa Zambales ay sobrang sexy, sobrang ganda, pang Miss Grand talaga ang beauty na meron siya. Naman natin si Christine na isa sa mga talagang kandidata na ay nako kung katawan ng pag-uusapan, sobrang sexy, sobrang panalo ang beauty na meron to. Etong kandidatang to nakikita ko na pwedeng-pwede nating ipagdala sa Miss Grand International. Dahil ay nako, ewan ko na lang kung tanggihan ang beauty niya ni Mr. Nawal. And then isa sa mga nakikita ko rin kandidata para sa akin, si Dayano Maki, candidate number 35. Alam natin yung kalibre ni Dayano Maki ay talaga naman ay kakaiba din to the highest level. At yung beauty na meron siya, pwede siyang international, pwede din siya sa Miss Grand International. And then, para naman sa number 7 spot, pasok sa listahan natin, si Joanna Day, candidate number 14. Iba rin ang beauty na meron siya. Alam mo yun, kapag titignan ko, sobrang sophisticated minsan yung dating na parang humble or gorgeous ang nakikita mo talaga sa kanya. Pwede siya sa Miss Globe, pwede rin siya sa Intercontinental. And then, feeling ko, talagang malakas ang laban ni Joanna Day sa competition ng Binibining Pilipinas. Iba rin ang galawan na ipinapakita ni Chelsea Fernandez, candidate number 17. Kung ang ganda ang pag-uusapan, talaga naman masasabi ko magnetic ang beauty na meron siya. At talagang nakikita ko na pwede rin itong makapag-uwi ng corona. Ang bagay na corona sa kanya, I think Miss International, Miss Grand International, at saka syempre Miss Intercontinental. Na masasabi ko na ko, kahit anong corona talaga ipasuot mo dito ay aariban ng todo-todo. But syempre, abangan natin yan. And then, para naman sa number 5 spot, pasok na pasok sa listahan ko ang beauty na meron itong si Nicole Bormeo, candidate number 23. Dahil si Nicole, nakikita ko na sobrang sweet ng itsura. Kaya para sa akin, pwedeng-pwede siya sa Miss International. At hindi lang yon, pwede mo rin siya ipadala sa Miss Globe. Diba? So yon. So tingnan natin kung ano ang ipapakitang galawan dito ni Nicole Bormeo sa competition ng Binibining Pilipinas. Iba rin ang nakikita kong ganda ngayon dito kay Patricia Tan. Ang lakas maka-corona, ang lakas maka-reyna. Alam mo yung pagtitignan mo siya ngayon, sobrang parang, wow, sobrang ang ganda pala ng candidate number 13. Nakakaloka ang beauty na meron siya. And then, tingin ko, pwedeng-pwede siya sa Miss Intercontinental at Miss International. At hindi lang yon, pwedeng-pwede din siya sa Miss Grand. Diba? So yun, yung alam mo yun, yung ang daming ino-offer na crown sa kanya. At parang feeling ko, pwede siyang sumabay talaga sa lahat ng mga kandidata sa ganda na meron siya. Iba rin ang nakikita kong ganda dito kay Gabriela Basciano, candidate number 28. Alam naman natin, last year umariba to ng bonggang-bongga at naging first runner-up na dito sa Binibining Pilipinas. But this time, syempre inaabangan natin kung ano ang galawang ipapakita ni Gabriela Basciano dito sa competition ng Binibining Pilipinas 2022. Alam ko na marami talagang nako nagsasabayan na galawan ngayon dito. Pero alam ko na lalaban itong si Gabby dito sa competition na to. Kay Gabby, pwede yung Miss International at Miss Intercontinental. Yan yung mga nakikita kong corona na pwedeng isuot dito kay Gabby Basciano sa competition ng Binibining Pilipinas. Pero syempre, abangan natin kung makakapag-uwi nga ng corona ngayon taon na to si Gabby Basciano o mauuwi sa wala ang kanyang laban ngayon taon na to sa Binibining Pilipinas. O, diba? So, yon. So, syempre,
syempre, para naman sa number 2 spot, pasok na pasok sa listahan ko, ang beauty ni Karen Mendoza, candidate number 5. Syempre, ibang Karen ang nakikita natin ngayon na nagbabalik dito sa binibining Pilipinas. She's the strongest more than nung nakaraang taon. Talagang parang feeling ko, mas parang buo yung kanyang loob sa paglaban niya sa binibining Pilipinas. And then, kay Karen, ang lakas mo kami sa international pa din. Parang feeling ko siya pa rin yun talagang hinaghihintay sa corona ng Miss International 2022. Pero titignan natin kung magtatagumpay pa itong si Karen Mendoza sa laban niya ngayong taon na to dito sa binibining Pilipinas. Para naman sa number 1 spot, pasok na pasok sa listahan ko si Roberta Tamundong. Yes, iba din ang galaw na ipinapakita ni Roberta. Alam naman natin na iba ang kalibre ni Roberta. Meron na tong international experience at naging title holder. And then feeling ko hindi magiging mahirap sa kanya ang pag-uwi ng isa sa mga corona dito sa binibining Pilipinas. Alam nyo kahit anong corona, pwede ito kay Roberta, pwede binibining Pilipinas Globe, pwede binibining Pilipinas Intercontinental, pwede rin siya sa binibining Pilipinas Grand International, pwede din siya sa Miss International. Kung iisipin mo, siya yung kandidata na kahit anong corona ipasuot mo ay uugma talaga sa kanya dahil sa galing niya at kalibre. Alam naman na natin ang galawan ni Roberta ay talagang ay nako, pak na pak yan. So feeling ko, isa si Roberta talaga yung sure win na makakapag-uwi ng corona ngayong taon na to dito sa binibining Pilipinas 2022. So yun guys, sila yung mga kandidata sa ngayon ng mga nakikita ko na talagang ay nako, kung ganda ang pag-uusapan, walang tulak pabigay. Talagang magnetic yung beauty, sophisticated yung dating, at the same time humble din ang ipinapakita. So yun, so sila yung mga kandidata ngayon na napipisil ko na sila yung mga nakakandidata na nakikita ko na talagang magbabakbakan para sa corona. So abangan natin sila and then tignan natin kung mababago ang listahan natin sa mga susunod na araw kapag nagsimula na ang activities ng Binibining Pilipinas 2022. For now, sila yung talagang nakikita ko na ay nakakaabang-abang. So yon. So kayo guys, ano guys masasabi ninyo sa top 10 list ko ngayong taon na to dito sa Binibining Pilipinas? Ikaw ba, meron ka bang mga kandidata na nakikita mo na parang kaabang-abang talaga? Please comment below at then para malaman ko naman kung sino naman ang top 10 list mo dito sa competition ng Binibining Pilipinas 2022. So yun guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang support ang binibigay ninyo dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na! So yun, so maraming salamat po guys. Always keep smiling and always think positive. Sabi ng ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow!